Paalis na ng Indonesia ang pamilya ni Mary Jane Veloso. Kanina nadalaw nila si Mary Jane sa unang pagkakataon matapos hindi matuloy ang pagbitay sa kanya. Kampante ang pamilya na mapapauwi rin siya sa Pilipinas. Mula Indonesia, nagpapatrol si Ryan Chua. Ibang-iba sa mga nagdaang araw ang umagang ito para sa pamilya Veloso. Nakatulog na sila ng mahimbing at nagagawa ng tawanan ang hirap ng pinagdaanan. Diba sabi niya magpapakamatay siya pagkabitin tayo sa pamilya? Una kanya kasi mali. Ikaw na pakamatay niya siya, bakit siya niya maya? Ngayong araw, unang beses dadalaw ang pamilya kay Mary Jane mula nang hindi matuloy ang pagbitay sa kanya. Matapos hilingin ng Pilipinas na tumistigo siya sa kasong human trafficking laban sa umano'y illegal recruiter niyang si Maria Cristina Serio. Dito sa Jogjakarta, 5 taong nakulong si Mary Jane bago ilipat sa Nusa Kambangan o Execution Island. Halos 6 oras siyang nakasama ng pamilya sa isang pagtatagpong puno raw ng tawanan. Kwento raw ni Mary Jane sa kanila, siya pa ang nagmadaling bitayin pasado hating gabi ng Miyerkules. Siya pero yung nag-aaya, kasi nauna na yung mga balo, siya na lang natitira. Romo, tara na, tumayo ka na dyan. Siya parang yung nagkaganon kay Romo Kisser. Sabi ko, nag-aapura ka pa? Tumatak sa pamilya ang isang mensahe ni Mary Jane. Ang sabi niya, magkita-kita kami sa Pilipinas. Okay. Naniniwala siya na mangyayari yun. Huwag na raw po kami mag-alala. Okay na po. Nag-aakapan lang kami, nagpukwentuhan lang kami. Ito ang bago nilang ipapanalangin at aasahan ngayong pabalik na sila sa sariling bansa. Nasa death row pa rin si Mary Jane Veloso at nilinaw ng Indonesian government na ipinagpaliban lang ang pagbitay at matutuloy pa rin ito. Kaya naman naghahanda na ang mga abogado at taga-suporta niya para sa susunod nilang laban, ang pagpapawalang sala at pagpapalaya sa kanya. Ryan Chua, ABS-CBN News, Jogjakarta, Indonesia.